Okay na ba? Nag-start na. Hello po mga kaibigan, kagaya ng pinangako ko sa inyo noon, magbablog tayo doon sa may finish already sa Getsemani, tapos papunta tayo ngayon sa Golgotha kung saan ipinako si Jesus sa kahoy kasama ang dalawang magnanakaw. So nandito tayo ngayon sa daan papunta doon. So halika na Ate Belen. Punta na tayo doon para masilayan din ninyo yung lugar kung saan yung Golgotha at kung saan yung puntod ni Jesus noon. Kasi pagkatapos niyang hinuli niya, or pagkatapos nilang hinuli si Jesus sa Garden of Gethsemane, dinala siya sa bahay ni mataas na pari na si nangalang si paring Anas. At saka pagkatapos kay Anas, dinala si Jesus doon sa bahay ni Caiphas. Pagkatapos doon kay Caiphas, dinala din nila kay Poncio Pilato. Pero itong si Poncio Pilato, hindi siya naniniwala na masamang tao si Jesus, dahil mismong asawa niya ang nagsasabi sa kanya noon na pakawalan siya. Tapos ayaw nga lang ng mga tao, yung mga Hudyo, ayaw nila. Papayagan kaya nila kung mag-video dito? May mga sundalo? Hindi, okay lang. Halika na tayo. Tapos yun mga kaibigan, pumuntayo tayo doon sa kung saan yung ano dito. Sabi diyan ay Garden Tomb. So doon sa Garden Tomb ni Jesus. Sana'y bukas pa para hindi naman na ito mapeke na itong vlog ko na ito. Pag nagano, wala pa namang post dito at hindi ko makita. Wala. Tapos yon mga kaibigan. Lapit na tayo. Hello Ate Belen. Hi. Si Ate Belen po ang kasama ko ngayon. Naglakad-lakad, ipapasyal namin kayo doon sa loob ng Garden Tomb ni Jesus. Tapos puntahan din natin yung yung Golgotha kung saan siya ipinako kasama niya yung dalawang kriminal magnanakaw. Hala, sarado na. It's closed. Oh yeah, thank you very much. Please wait. Okay. I have for you a ticket. It's not so. Do you belong to a group? No, no. No, you're together. Yeah. I have a bookmark for you. It's free. You can take it. Thank you very yes. much. The entrance from the garden is free. Yes. Mm-hmm. We have donation boxes in the beginning and at the exit. Okay. So thank you. And yep. I have also for you this. A brochure in your language. Okay, perhaps I will just finish my video, then I will come back here. Thank you. Okay. Yeah, let's go. That's not them. Tell me that. No. My crown looks so good. So dito po. Doon yung tomb, pero mamaya na. Dito muna tayo sa Golgotha. Halikate, doon muna tayo sa Golgotha. Ano yan? Ayun. Apo po, pasensya na. Marami pa rin tao kahit umuulan. Excuse me. Hala. Ate, balikan kita dyan ha. Please follow me. Inunahan ako ng mga ano ito. Ay, inunahan ako ng mga kaibigan. Ayun po. Papunta sila doon sa may Golgotha. At sasama na lang din ako. Tapos na mga kaibigan, ang so yun na nga po, noon ay gustong ipakawalan ni Poncio Pilato yung si Jesus, pero dahil wala siyang nakitang kasalanan itong tao na ito, pero ang mga Hudyo at ang mga Romano, mga sundalong Romano at ang mga pari noon ay ayaw talaga nilang pakawalan ni Jesus, dahil alam nyo nasa liksik ko sa Biblia na si Jesus pala noon ibinubulgar niya po yung mga
maling gawain ng mga tao noong unang panahon, kagaya ng pagbibinta nila ng kalapati doon sa mismong templo na hindi nila, hindi sapat or hindi tugma yung presyo ng ano, ng kalapati. So ibig sabihin masyadong overpriced yung ginagawa ng mga ito. Kaya nandito tayo ngayon sa may Golgotha. Punta tayo sa Golgotha para pakita sa inyo kung saan ipinako si Jesus at ng kanyang kasamahang mga tatlong or dalawang magnanakaw or criminal. Ayun po. Diyan po sa taas nila, diyan nila ipinako yung mga criminal. Dati nilang ginagawa, talagang dito nila ipinapako sa tuktok na yan yung mga criminal. So yun ang kinatatakutan ni Jesus noon, na mamamatay siya bala bilang isang criminal. So parang malaking kahihiyan doon sa ama niya. So ngayon diyan siya pinako. Tapos nung pinako siya diyan, alam niyo mga kaibigan, hindi ko na masyadong maalala yung mga kaganapan ngayon. Kaya ang basihan natin ngayon na Bible text we have, Matthew 27 verse 33 hanggang 44. So tapos Marcos 15:22 hanggang 32. Tsaka yung gusto ni Pilato na pakawalan si Jesus, Marcos 15 verse 6 hanggang 19. Tapos namatay si Jesus at may nangyari na nagpahiwatig na siya ay isang anak ng Diyos. Mababasa natin sa Matthew 27 verse 45 hanggang 56. Dahil nung namatay na si Jesus, nalagutan na po siya ng hininga, biglang nagdilim, nag-earthquake. Tapos dito yung Golgotha, nag-earthquake, tapos nagdilim na. Hindi naman basta-basta solar eclipse sana, dahil mga 3 hours nangyari yun. So ang mga sundalo noon na nagbabantay sa kanya, diyan po. Yung mga sundalong nagbabantay sa kanya, sila ay natakot, pati yung mga tao, natakot sila. Tapos yung mga sundalo, umuwi sila doon sa Jerusalem, sa loob ng Jerusalem, at sinabi sa mga pari. Pero alam niyo ba kung anong ginawa ng mga pari? Sabi ay no, talagang natakot pala sila noon. Tapos hintayin mo ako dito, ate. Puntahan ko yung tomb. Okay lang. Doon sa baba. Sama ka na o mamaya na? Kasi gali ka na, ate. Tapos yun, puntahan natin ngayon mga kaibigan yung lugar kung saan inano si Jesus. Kung saan, tignan yung mga ito, kung saan nila inilibing. Oo. Hindi dyan, ate. Halika. Alam nyo mga kaibigan, magandang magbasa kayo doon sa sa bandang Marcos at saka sa Matthew, dahil nandoon lahat yung mga kaganapan or mga istorya ng gusto ko lang ipakita sa inyo kung saan yung lugar na yon, kung saan yung Golgotha, kung saan yung nasaan natin, kung saan yung ni Jesus. Tapos naalala nyo ba na sinabi pa na hinakaw nila yung bangkay ni Jesus? Hindi naman. Ako po, ate, nawala yung preparation ko, pre-prepare ko talaga. Nire-review ko lahat ng ito noon, kaya lang biglang nawala na. Kasi nga itong pag-ulan-ulan niya, wala akong time na pumunta. So
ano ba yung Tagalog ng naitantanta, naipagpaliban ko ng naipagpaliban yung ano, yung pagpunta ko dito. Ngayon, nakalimutan ko na yung mga ni-review ko. So, yung mga Bible text na sinabi ko, mga kaibigan, nandoon lang yun. Bas, pakibasa na lang. O, hindi ko masusulong ngayon yung ano, yung kuweba. Maraming tao. Sabagay, pwede. Ayun, no? Dito daw siya. Maraming taong pumunta sa loob. Paano tayo makakapunta, mga kaibigan? Ate, di ba nasa prophecy na ano? Nasa prophecy na maililibing siya sa libingan ng mga mayayaman. So, ibig sabihin, pagka sa mga yayaman kasi nung unang panahon, doon sa mga kuweba nila, inililibing. Kagaya nung pinuntahan ko sa libingan ni ano, ni Absalom, yung anak ni David, pero hindi naman siya doon inililibing. Ganun dapat yung ano po, maliliit. Ito naman iPad nung ginamit ko kasi remembrance lang ito eh, di ba te? Teka lang, nagwo-wonder ako palagi. Nasaan yung bato? Nabilog. Evelyn, sabihin mo sa akin kung nasaan yung batong bilog. Kamalay po. Ngayon lang ako pumunta rin. Ay, bilog na bato. Yan ang bilog na bato, kaya lang maliit. Ayun, papakita ko sa inyo yung loob niya. No, no, it's okay. You can stay. You will come back? Oh, sorry. Ito si Mano. Nag-picture siya. So, ito yun. Dito daw. Manang dito yung kanon. Alam mo, pinaganda na nila ito. Hindi na ito yung... Ito yung libingan niya, no? Mm. Tapos nilipat siya doon. Hindi, di ba nanggaling siya sa Golgotha? Tapos ibinaba nila, may kumuha yung bangkay niya dahil pinahiran pa ng ano, kalimutan ko na pati yung ano, yung pati yung lalaking nakasama niya kasi siyang nagmalasakit. Kinuha yung bangkay, pinabamuhan, sila Maria, tsaka tatlong Maria yun eh. Tsaka yung mga iba pa. Tapos yun, pagkatapos inilagay dito ng mga ano, yan ka lang ate, titignan kitang lalabas. Maraming namamasyal dito mga kaibigan. Tapos, yan o. Doon yung, ayan na, palabas na si Ate Belen. Si Ate Belen ang lalabas ngayon. Hello. Are you filming? I will just touch this one. So, ito yung bato. Itinulak kaya. Ito yung batong tinulak nila doon. Parang hindi. No. Kasi sige na mga kaibigan. Hindi naman siguro yan ate. Kasi maliit. Malaki yun eh. Ito mga friend, may remembrance na ako. Sa Getsemani. Tapos, mga flowers nila. Ate, tatapusin na natin. Magbabay ka na.